init na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang Australia na patuloy na tumulong upang matiyak ang kapayapaan sa ASEAN region. Estados Unidos at France nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. China, iginiit na naaayon sa batas ang ginawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Ayugin Shoal. Pamunuan ng Meta nag-sorry sa netizens matapos ang biglang pagkawala ng access sa kanilang applications kagabi. Konstruksyon ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension Project, 97% nang tapos ayon sa Light Rail Manila Corporation. At Bontoc Baguio Road, pansamantalang isinara sa mga motorista dahil sa nasusunog ng mga kahoy at nahulog na mga bato dahil sa forest fire. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 6, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagsimula na ngayong araw ang sesyon ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Australia upang talakayin ang mga mahalagang usapin sa rehiyon, kabilang na ang ukol sa maritime cooperation, pang-ekonomiya at climate change. May apela naman si Pangulong Marcos Jr. sa Australia sa naganap na Leaders Plenary. Para sa detalye, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang panawagan na ito ng Pangulo? Yes, Ella, sa naganap na Leaders Plenary ng ASEAN-Australia Summit, nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa mahalagang papel ng Australia sa rehiyon. Sa intervention ng Pangulo, hinikayat niya ang Australia na patuloy na tumulong sa mga bansa at sa ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan at maresolba sa mapayapang paraan ang anumang sigalot sa rehiyon. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa suporta ng Australia sa Rule of Law at sa 2016 Arbitral Award. Sa talumpati naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, itiniyak naman niya ang patuloy na tulong ng kanyang bansa upang matiyak na may tataguyod ang territorial integrity ng isang bansa. In all this, Australia commits to working with you to make sure the principles of sovereignty, territorial integrity, equality, and independence are upheld. Ayon sa Prime Minister, kailangan pampalalimin ang relasyon ng ASEAN pagdating sa hakbang sa epekto ng climate change at maritime cooperation. This is the breadth of our agenda. The shared prosperity we can achieve through closer trade and investment. The shared opportunity we have to act on climate and embrace clean energy. The shared responsibility we have to deepen our maritime cooperation and our shared faith in our emerging leaders. Ngayong araw, nasa matatapos na rin agad ang mga sesyon sa ASEAN-Australia Summit at agad na rin uuwi ng Pilipinas ang delegasyon kasama si Pangulong Marcos ngayong gabi. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Apat na tauhan ng Philippine Navy ang sugatan matapos ang panibagong harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayugin Shoal kahapon ng umaga. Makikita sa video na pinagtulungang git-giti ng dalawang Chinese Coast Guard vessel ang di hamak na mas maliit na civilian supply boat na Unaiza May 4. Isa ito sa dalawang supply vessel na inupahan ng pamahalaan para maghatid ng supply sa mga sundalo na nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Ayugin Shoal. Binomba ng water cannon ng mga Chinese ang supply boat kaya't nabasag ang salamin nito.
apat na Philippine Navy personnel na sakay nito ang nagtamo ng minor injury. Dahil sa tinamong damage ng UNISA May 4 at injury ng mga sakay nito, agad bumalik sa mainland ng Palawan ang supply boat. Ang BRP Sindangan na naman na isa sa dalawang PCG vessel na umaalalay sa mga supply boat, inarang at ginitgit naman ng Chinese Coast Guard Vessel 21555. Nagkabanggaan ang dalawang barko at nagtamo ng minor structural damage ang PCG vessel. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. UNISA May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to UNISA May 4. Ayon naman sa Philippine Navy, hindi na normal ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea at itinuturing nilang malaking hamon sa kanila ang ginagawang ito ng China. Sa kabila ng pangyayari, matagumpay namang nakalusot at nakarating ang UNISA May 4 sa BRP Sierra Madre para maghatid ng supply sa mga sundalo na nakaistasyon doon. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang isang Chinese official kasunod ng panibagong agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na pinaharap ngayong hapon si Chinese Deputy Chief of Mission Zhao Ziyong para ihayag ang pagprotesta ng Pilipinas sa insidente. Binigyan din ng ahensya na hindi katanggap-tanggap at paglabag sa soberanya ng bansa ang pangingialam ng China sa rotation and resupply mission ng Pilipinas. Iginiit din ng DFA na dapat nang agad umalis ang Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Muling binigyan din ang kagawaran na sakop ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal alinsunod sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Nanindigan ng Foreign Affairs Ministry ng China na nagsagawa lamang ang Chinese Coast Guard ng professional and restrained, reasonable at lawful actions laban sa mga barko ng Pilipinas na malapit sa Ayungin Shoal. Sa mga video na ibinahagi ng PCG kahapon, makikita ang muli na lamang pangharas ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission. Bukod sa hinarang ang barko ng PCG na nagresulta ng pagbangga nito sa Chinese Coast Guard vessel, sugatan rin ang apat na miyembro ng Philippine Navy na kasama sa mission matapos na bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Nauna nang ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission upang iparating ang protesta ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment at panggigipit ng China sa mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panibagong pambubuli at harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kahapon, March 5. Sa inilabas na pahayag ng Estados Unidos, iginiit nito na mapanganib ang ginawang pagpihit ng mga barko ng China. Gayun din ang pambobomba ng water cannon sa Philippine vessels na maghahatid sana ng rasyon sa mga nagbabantay na Pinoy sa BRP Sierra Madre na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Nagresulta ito ng pagkakaroon ng banggaan ng mga sasakyan na naging sanhi ng pagkasira ng isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagka-injured ng ilang Filipino service crew at pagsasapanganib ng kaligtasan ng mga ito. Kinokondena ng Estados Unidos ang pagpigil ng China sa karapatan ng Pilipinas na kalayaan na makapaglayag at makapagdala ng supply sa matagal na nitong istasyon. Ang panibagong aksyon na ito ng China ay nagpapakita lamang ng pagbabaliwala ng kaligtasan at kabuhayan ng mga Filipino at international law. Paglabag rin ito sa desisyon ng International Tribunal na inilabas noong 2016 kung saan walang karapatan ng China na angkinin ang Second Thomas Shoal na bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone.
At batay sa 1982 Law of the Seas Convention, ang 2016 arbitral decision ay final at legally binding sa Pilipinas at China. Nanawagan ang Amerika sa China na sumunod at kautusan o sumunod ng kautusan at itigil ang mapanganib at mapanirang pag-uugali. Bukod sa Amerika, kabilang rin sa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ng bansang France. Muling binigyan din ng France ang kahalagahan ng pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea, partikular na ang Freedom of Navigation. Mariin rin itong kinondena ang marahas na aksyon sa South China Sea na tiliwas sa nakasaad sa international law. Ipinapanukala ngayon ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang pagkakaroon ng civilian activities sa West Philippine Sea. Ang mungkahi ng retired justice ay kasunod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano itong ipinapanukala na pagkakaroon ng civilian activities sa West Philippine Sea? Magandang tanghali, aga. Sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat na civilian activities o mission ang gagawin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magtatayoanya ng civilian lighthouse sa Ayungin Shoal at mananatili dito ang Philippine Coast Guard o PCG na civilian yung nature ng kanyang trabaho. Magdadagdag din anya ng mga barko ng PCG na siyang magbabantay sa regular resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Carpio, kapag civilian ang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea tulad ng pagtatayo ng lighthouse, ay maaari pa rin itong harangin ng China. Ngunit pwede naman anyang dumulog ang bansa sa International Tribunal at sabihin na civilian ang nasa lugar. Maghain ang mga panibagong kaso ang Pilipinas laban sa China at makakakuha ang Pilipinas ng maraming suporta mula sa international community. Bukod dito, maaari din anyang magsasagawa ng joint patrol kasama ang ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Amerika. Dahil may freedom of navigation sa West Philippine Sea, ay walang lalabaging international law ang joint o multilateral maritime exercises. Naniniwala si Carpio na hindi kailanman papasok sa giyera ang China, lalo na laban sa Amerika. Ang ginagawa niya nito ay pananakot o pambubuli at ipinapakalat sa buong mundo na kanila nga ang West Philippine Sea. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat nang mapabilis ang pagsasabata sa panukalang Philippine Maritime Zones Act. Kasunod ito ng panibagong agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairperson ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, binabaliwala ng China ang panukalang batas, ngunit hindi nila ito dapat dedmahin. Nakahanda rin anya sila anumang oras sakaling isalang nasa Bicameral Conference Committee ang panukalang batas. Una nang kinondena ng ilang senador ang insidente sa Ayungin Shoal at sinabing hindi katanggap-tanggap ang panibagong pambubuli ng China. Uling araw na ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7. Samantala, iginiit naman ng kinatawan ng advertising body ng bansa na maaring maapektuhan ang maliliit na advertising agencies sa pagluluwag ng economic restrictions sa advertising industry. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Ngayong araw ng Miyerkules, March 6, ang huling araw ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Kahapon, March 5, natalakay na rin ang huling probisyon na nais amyendahan ng Kongreso, ang advertising industry. Ika-anim na araw na ito ng talakayan sa panukalang luwagan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Mamayang hapon, bago ang plenary session, target nang i-adapt ng Committee of the Whole ang termination o pagtatapos sa deliberations. By this time, while we have exhaustively and extensively discussed all the issues involved in this resolution, there's a person who would be present here to share their thoughts. And hopefully,
the interpellations of the members will be limited on new matters that will be taken up tomorrow. Nakaschedule naman sa March 11 hanggang 13 ang RBH 7 para sa second reading at target itong maaprobahan ng Kamara bago ang congressional break sa March 23. Samantala, iginiit naman ng Legal Counsel ng Ad Standards Council na maaaring maapektuhan ang maliit na advertising agency sa bansa sa pagluluwag ng economic restrictions sa advertising industry. But it could also affect the smaller advertising agencies in the sense that they would need to compete more, be more competitive than they are now in order to survive in the advertising industry. Bukod dito, naniniwala rin ang Philippine Advertising Industry spokesperson na mananatili pa rin ang impluwensya ng mga foreign entities sa advertising industry, luwagan man o hindi ang industriya dahil sa pag-iral ng technological advancements. Sa kasalukuyan anya, may foreign investors na ang advertising industry. Whether it is maintained at 70-30 or more favorable to the foreign investment, because of the nature of the industry and the borderless and technology making businesses borderless, we feel that foreign influence would still be in advertising material with or without the change in the equity position. Binigyan din itong mas mahalaga ang regulasyon ng content sa advertising industry kaysa sa paglalagay ng limitasyon sa foreign participation. We are not advocating a no restriction policy. There should be restrictions that govern the advertising industry. Equity is just one of them, but content regulation is another. So there are ways to ensure that Filipino ideals, culture, values, etc. are protected without necessarily relating to equity position. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang isang mambabatas na magbabago pa ang isip ng ilang senador na tutol sa economic charter change. Ito ay matapos ipahayag ni na Senator Cynthia Villar at ng minority senators na posibleng maabot ang 7 boto para harangin ang resolusyon na layong amyandahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Senator Sunny Angara na siyang namumuno sa pagdinig ng Senado sa Chacha, tiwala siyang may bukas na kaisipan ang mga senador at makukumbinsi kapag napakinggan ang mga diskusyon sa pagdinig. Kailangan din anyang dumaan sa proseso at komprehensibong pagdinig ang panukala. I'd like to think na may open mind naman yung senator. So kung may marinig silang maganda dito, baka magbago yung senator. So although, of course, we respect each senator's point of view. May kanya-kanyang punto de vista yan. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na kapus na sila sa panahon kapag gagawing maaga ang plebisito para sa panukalang amyenda sa saligang batas. Ito ang tugon ng komisyon sa panukala ng ilang mambabatas na gawin ito bago ang halalan sa 2025. Narito ang report ni Dante Amento. Dalawang halalan sa 2025 ang pinaghahandaan ng Commission on Elections o COMELEC. Ang national and local elections sa Mayo at ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Kabilang sa paghahandang ginagawa ng komisyon ang pagpaparehistro sa ating mga kababayan upang maabot ang target na 3 milyong bagong botante. Nagigipit na kami sa panahon. Kulang na po kami sa oras sa paghahanda natin para sa eleksyon na dalawa na eleksyon sa 2025. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, hirap na silang gawin ang isinusulong na ilang mambabata sa Kamara na gawing mas maaga sa halalan ang plebisito para sa isinusulong na amyenda sa saligang batas. Tayo po ay nasa buwan ng Marso and magkakaroon pa po ng massive procurement, magkakaroon po ng preparasyon and hindi na po kakayanin siguro kung ngayon pang taon na ito mahuhold ang ating pong plebisito. Kailangan din anya ng 13 bilyong piso na pondo para sa pagdaraos ng plebisitong pangnasyonal. Samantala, sa sinabi naman ni Attorney Romulo Macalintal na hindi maaaring pagsabayin ang plebisito sa halalan dahil labag ito sa konstitusyon,
Ayon sa COMELEC, masyado pang maaga ang nasabing espekulasyon dahil nagpapatuloy pa ang talakayan ng Kongreso hinggil dito. Pagtitiyak ng poll body, handa silang sumunod sa anumang ipag-uutos ng Kongreso bilang bahagi ng kanilang mandat. Pag sinabi po nilang pagsabayan, ginagarantya po natin sa sambayan ng Pilipino, kaya po ng COMELEC na pagsabayan ang eleksyon ng 2025 at ang plebisito para sa pagbabago ng saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakontempt ng komite sa Senado ang pastor na si Apollo Quiboloy bunsod ng hindi pa rin ito pagsipot sa investigasyon ng Senado. Gayunman, tinutulan naman ng isang mambabatas ang contempt order laban sa religious leader. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. No-show pa rin sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Quiboloy. Sa ipinadalang sulat ng abogado ni Quiboloy, hiniling nito na bawiin ang inilabas sa sapina laban sa religious leader. Nakasaad sa liham na kung dadalo si Quiboloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty, labag umano ito sa constitutional rights ng pastor laban sa self-incrimination at presumption of innocence. Pero hindi kumbinsido rito si Senate Deputy Minority Leader Ruiz Ontiveros, dahilan para ipakontempt si Quiboloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Pero tinutulan naman ito ni Senator Robin Padilla. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang. Kinilala naman ni Senator Ontiveros ang pagtutol ni Senator Padilla. Paliwanag niya, batay sa Senate rules, mayroong 7 araw si Senator Padilla para makakuha ng suporta mula sa mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order kay Quiboloy. Dahil mayroong 14 na miyembro ang Senate Committee, kailangan ng 8 boto para tuluyang mabawi ang pagpapakontempt kay Quiboloy at ang hiling na ipaaresto ito. Panawagan ngayon ni Senator Ontiveros sa mga kapwa niya senador. Manindigan kasama ng ating mga kababayang biniktima ni Quiboloy para i-sustain yung pag-cite sa kanila in contempt. Samantala, 2 mga dating miyembro ng KOJC na pawang nasa ibang bansa ang tumestigo sa pagdinig. Si Reynita Fernandez na isang domestic worker sa Singapore, hiningian umano ng aabot sa 2,500 Singaporean dollars nang muling umanib sa KOJC noong 2016. Bukod sa kota sa nire-remit na pera, may mga dami employer din umano na binabayaran sa Singapore para lumabas na legal ang pagsusolicit ng pera ng full-time workers na ipinapadala roon. In everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money, kahit magbalibalintong ka, pas may money ka na i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Bukod dito, gumagamit din umano ang KOJC ng ibang bank accounts para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Bagay na tingin ni Senator Ontiveros, posibleng kaso ng money laundering. Si Dindo Makiling naman, nagbitiw sa pwesto noong 2019 bilang executive director ng Children's Joy Foundation na itinatag umano ni Quiboloy. Base sa kanyang salaysay, umabot na umano sa 1 million Canadian dollars ang ipinadala nilang pera sa Pilipinas na hindi naman umano napupunta sa mga mahihirap at hindi umano may paliwanag kung saan napunta. Sabi ko, ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nangulekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Isinuwalat din ito ang umano'y marriage scam sa mga miyembro. Meron pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Quiboloy na puro peke. Dito lang po sa Canada. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga silang pumasok po dito eh.
Samantala, nagprotesta naman sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Kibuloy. Sigaw nila, hustisya para kay Kibuloy at magbitiw sa pwesto sa Senator Hontiveros. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ang Anti-Money Laundering Council at Department of Migrant Workers, habang ilang panibagong testigo rin ang nakatakdang iharap ng Senadora. Ilang pang personalidad ang dumalo sa final deliberations ng House Committee of the Whole sa resolution of both houses number 7. Target i-adopt ng House of Representatives bilang Committee of the Whole ang RBH 7 ngayong araw. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cos live. Rosalie, sino-sino pang mga personalidad yung nagpahayag ng suporta sa Economic Charter Change ngayong araw? Aga, kabilang sa nagpahayag ng suporta sa panukalang luwaga ng economic restrictions ng 1987 Constitution ay sinadating Senador Gringo Onasan at former Finance Secretary Margarito Gary Teves. Ilan sila sa mga bagong resource person na dumalo sa huling araw ng deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Gate na mga ito, napapanahon ng alisin ang nakapipigil sa pagdami ng foreign direct investment sa bansa. Sa pamagitan din nila ng pag-alis ng economic restrictions, makatutugon ang Pilipinas sa nagbabagong international at domestic economic conditions. Pasado alas 10 ng umaga nang simulan ang pagdinig at magtatagal hanggang mamayang hapon bago ang plenary session ng Kamara. Ayon kay Mandaluyong City Lone District Representative Neftali Gonzalez II, Committee of the Whole Majority Leader, target i-adapt ang RBH 7 ngayong araw din, particular na mamayang hapon, para makuha ang quorum ng Committee of the Whole. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Hindi isinasantabi ng isang high-ranking member ng House of Representatives ang posibilidad na gamitin ang isyu ng surot at daga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang destabilization laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, bunsod ng usapin sa mga peste sa paliparan, nalalagay sa kahihiyan ang administrasyon. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Nakakaya ang isyu ng mga peste gaya ng surot, daga at ipis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang gateway ng Pilipinas. Kaya ayon kay House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, posibleng maging dahilan ito ng destabilization laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Posible po ba na maging destabilization to laban sa present government? Posible po. That is my take. Ipinagtataka rin ng mambabatas kung bakit nagkasunod-sunod ang isyu ng mga peste. Hindi rin anya dapat panghintayin bumalik na naman ang isyu ng tanimbala. Kung siya ang tatanungin, kailangan ng palitan ang contractor ng pest control sa paliparan. This will again put the administration into a bad light. Napaka-unusual lang ho kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon, daga na naman. Hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala ay bumalik na naman. Hindi naman naniniwala si House Deputy Majority Leader, ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo, na sinasadya ang pagkakaroon ng peste sa NAIA. Bagkos isinisisi niya ito sa kapabayaan ng NAIA management. Pero I don't think siguro na to discredit the government, I don't think so na magtatanim ka ng daga doon sa taas. Maglalagay ka na ng isang damo kalasurot sa ilalim ng upuan. Siguro talagang napabayaan lang ng NAIA management at ewan ko kung gusto lang magtipid, siguro. Naghain na ng resolusyon si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino upang imbestigahan ng komite sa Kamara ang mga isyong kinakaharap ng NAIA, partikular na ang ulat ng mga peste at mabigat na daloy ng trapiko sa complex at mga kalapit lugar ng paliparan, gayon din ang mahabang pila ng mga pasahero sa immigration checking counters. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatawag ng press conference mamayang hapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para ihayag ang kanilang komento hinggil sa naging desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatupad ng single ticketing system. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye
kay JP Nunez Live. JP, ano ba yung mga puntong inaasahang tatalakayin ng MMDA kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa single ticketing system? Aga, pangunahin doon sa inaasahan ng bibigyan ng komento ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay yung desisyon na tanging mga MMDA personnel lang at deputized enforcers ang pwedeng mag-issue ng violation ticket mula nga dito sa pagpapatupad ng single ticketing system. Ito'y batay doon sa desisyon ng Supreme Court na hindi na pwedeng mag-issue ng ordinance violation receipts ang mga LGU, kundi dapat sundin na ang single ticketing system ng MMDA. Inaasahan natin na lilinawin ng MMDA kung paano nila ito maipatutupad at kung ilang LGU na ba sa Metro Manila ang nakapag-adapt na sa bagong sistema. Kahapon, tumanggi pa ang MMDA na magbigay ng kanilang komento hinggil sa desisyon ng Korte Suprema dahil kailangan pa umanong pag-aralan ng kanilang legal team ang desisyon. Pero mamayang alauna ng hapon, nagtakda ang MMDA ng press conference para magkomento nga sa desisyon ng SC. Ang single ticketing system ay parte ng Metro Manila Traffic Code noong 2023 kung saan layon na pag-isahin ang penalty at paraan ng pagbabayad ng multa sa iba't ibang LGU sa Metro Manila. Nakapaloob na rin dito ang pag-i-issue ng violation ticket sa pamamagitan ng handheld ticketing devices at agarang pagbabayad ng multa online. Sa huling update ng MMDA noong nakaraang taon, mayroon ng mga enforcers sa LGU ang nabigyan ng handheld ticketing devices at nagsimula na rin sila sa training. Habang ang ibang LGU naman ay nagsisimula ng isaayos ang kanilang mga database para sa interconnectivity ng system mula sa Land Transportation Office o LTO. Ang San Juan City sa mga LGU sa Metro Manila ang unang naglunsad ng paggamit ng single ticketing system. At sa ngayon aga, nandito tayo sa opisina ng MMDA at hinihintay na lang natin na magsimula yung press conference na nakatakda nga mamayang alauna ng hapon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension Project. Base sa update ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, 97% nang tapos ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT 1 Extension. Kumpiyansa ang LRMC na matatapos ang proyekto sa takdang panahon. Target na maging operational ang LRT 1 Cavite Extension sa fourth quarter ngayong taon. Sa ngayon, nagawa na ang mga hagdan sa mga istasyon at natapos na rin ang telecom installation at maayos na rin gumagana ang system works, habang patuloy pang tinatapos ang steel works at drainage works sa ilang istasyon. Nagsasagawa na rin ang LRMC ng mga test run ng iba't ibang generation ng train para masubukan ang mga relays. Nilinaw ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na tanging mga ambulansya lamang na emergency ang takbo ang maaring dumaan sa EDSA busway. Bawal din sa busway ang mga patient transport vehicle o yung mga sasakyan na naghahatid ng pasyente na hindi naman agaw buhay ang kondisyon. Narito ang report ni JP Nunez. Sa umiiral na guidelines na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kasama sa pwedeng dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansya. Pero noong Lunes, tatlong ambulansya ang naisyuhan ng ticket dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Batay sa ulat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nagdesisyon ang mga ambulansya na pumasok sa busway nang makita na bumibigat ang daloy ng sasakyan sa EDSA. Pagpasok ng busway, tsaka pa lang sila nagbukas ng mga blinker, kaya sila pinara at natuklasan ng mga enforcer na wala na silang ihahatid na pasyente. Ang tanong namin dun sa driver, bakit ka naka-blinker? Bakit ka nasa EDSA bus carousel? Kasi nagmamadali kaming pabalik na sa aming pinanggalingan. So, may emergency ka ba? Simple lang, wala. Wala na. So,
pabalik na, so hindi na dapat sila naka-blinker, hindi na sila dapat naka-wangwang, at higit sa lahat, hindi na sila dapat dumaan ng EDSA bus carousel. Ipinaliwanag ni SAIC Chief Charlie Del Rosario na hindi pwedeng dumaan sa busway ang mga ambulansya kung hindi naman emergency ang takbo. Mayroon ring mga report na mayroong mga transport patient vehicle na naglalagay ng pangalang ambulance sa harapan. Gayong patient transport vehicle naman ang nakasulat sa gilid ng sasakyan. Naglalagay din ang mga ito ng blinker at wangwang. Sa conference noong Biyernes ng SAIC kasama ang Department of Health at TESDA, malinaw na hindi sila classified as ambulance. Ibig sabihin, bawal din silang gumamit ng EDSA busway. Kumpara sa lehitimong ambulansya, ang patient transport vehicle ay naghahatid ng mga pasyenteng non-life-threatening o hindi naman agaw buhay ang kondisyon. Yung bang patient transport vehicle, hindi naman siya ambulance, patient transport vehicle, eh pwede bang gumamit ng wangwang o siren? O wangwang or yung blinkers? Kung hindi ka ambulance, patient transport vehicle ka, hindi ka nasasakop nung mga pinapahintulutan na gumamit ng blinker at saka wangwang under Presidential Decree 96. Ayon sa SAIC, kapag mayroong ambulansya ang pumasok sa busway at nakabukas ang mga blinker at wangwang, sisilipin ito kung mayroong pasyente sa loob. Kapag walang pasyente, ay itatawag sa mga personnel sa kasunod na istasyon ng busway para doon sila parahin. Beberipikahin kung emergency talaga ang takbo ng ambulansya at kung mayroon itong license to operate. Kapag walang maipakita, pwede silang maisyuhan ng violation ticket. Lahat naman po tayo nagmamadali. The only reason for ambulances, the use of ambulance, sirens and blinkers for that matter, is for life and death or emergency purposes. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ni Senator Amy Marcos na isinugod sa ospital si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Senator Amy, pinaghihinala ang may pneumonia ang kanilang ina dahil sa pabalik-balik na lagnat at ubo. Kaya minabuti na nilang dalhin ito sa ospital para mabantayang maigi ang kondisyon. Umaasa ang presidential sister na agad na gagaling ang dating First Lady, lalo na gusto rin itong makatanggap ng cash gift mula sa Expanded Centenarians Act. Magdidiwang ng 65 kaarawan ang dating First Lady sa darating na Hulyo. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na in good spirits ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa kabila ng pagkakasakit nito ng slight pneumonia. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakausap na niya ang doktor at napag-alaman na mayroong lagnat at slight pneumonia ang kanilang ina. Sa ngayon ay isinailalim na ito sa gamutan at umaasa ang Pangulo na magiging maayos rin ang kalagayan ng dating First Lady. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng mga nagdarasal para sa paggaling ng kanilang ina. Trending sa X social media platform, ang biglang pagkawala ng access sa mga social media apps na under ng Meta kagabi. Kabilang na dito ang Facebook, Instagram, Messenger at Threads. Bigla na lang nag-sign out o session expired ang mga accounts sa mobile at desktop sa lahat ng application at hindi na makapag-login muli. Hindi na rin makapag-send ng messages gamit ang Messenger, gayon din sa Instagram na hindi na naglo-loading ang mga notifications. Akala ng karamihan ay na-hacked ang kanilang mga accounts kaya ang ilan ay agad na nagpalit ng kanilang mga password. Bandang alas 12:30 na madaling araw kanina, bumalik na ulit ang access sa mga social media platforms under Meta. Kasabay nito, nag-post naman ang spokesperson ng Meta na si Andy Stone na nagkaroon lamang ng technical issues kaya nahirapang maka-access sa mga netizens. Dagdag pa nito, agad nila itong inaksyonan at humihingi sila ng paumanhin sa naidulot itong inconvenience sa lahat. Pero sa ngayon, hindi pa alam kung ano ang naging dahilan ng pagka-down ng mga social media platforms.
Sa kabila ng banta ng matinding tagtuyot, muling tiniyak ng Task Force El Nino na hindi magkakaroon ng food shortage sa bansa. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, paano masisiguro ng Task Force El Nino na hindi talaga magkakaroon ng food shortage sa bansa sa kabila ng nararanasang tagtuyot? Yes, aga, siniguro ng spokesperson ng Task Force El Nino na si Assistant Secretary Joey Villarama na wala ngang food shortage ngayong panahon ng tagtuyot. Aniya, mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa hanggang September dahil ngayon ay dry harvest season kung saan inaani na ang mga nakaraang itinanim na mga palay. Kaya kahit marami na ang nakitang report tungkol sa mga natutuyong palayan at bitak na mga lupa ay may inaasahang pa rin papasok na ani sa bansa. Dagdag ni Villarama, wala pang nakikita o inire-report ang Department of Agriculture na kakulangan sa pangunahing bilihin ng publiko gaya ng manok, baboy, mais at asukal. Anila sa kasalukuyan ay may oversupply pa nga ng itlog sa bansa. Kaya wala pa mang deklarasyon ng El Nino ay prioridad na rin ng kasalukuyang administrasyon ang food security, kaya siniguro ni Villarama na hindi dapat mabahala ang publiko tungkol dito. Ayan muna ang update, balik sa iyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Sisimulan ng Department of the Interior and Local Government at Provincial Government ng Bulacan ang konstruksyon ng bagong drainage system sa bayan ng Balagtas at Pandi. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba ang problema at bakit kailangan magtayo ng bagong drainage dyan sa Balagtas at Pandi? Kasi dito sa Bulacan, ay yung mga kanal at hindi maayos na daraanan o daluyan ng tubig kanal. Kaya naman nagkakaroon ng problema at nagkaipon-ipon yung mga basura. Para masolusyonan ito, kailangan na nga ng maayos na drainage kanal at lawakan ito. Nang sa gayon ay maiwasan itong problema sa basura. Problema. Simula ngayong buwan ng Marso ay maaari nang simulan ang konstruksyon ng drainage system project ng Department of Interior and Local Government Unit o DILG at Provincial Government ng Bulacan. Sisimulan ang proyekto sa kahabaan ng Barangay Santol Balagtas patungong Pandi Road. Nasa 987.16 linear meter ang nasabing drainage system na gagawin. May pondo ito ng 9,460,000 na pinondohan naman sa pamamagitan ng 2022 Seal of Good Local Governance Incentive Fund. Layo ng proyekto na masolusyonan ang problema sa pagbaha sa pamamagitan ng epesyenteng pagkontrol dito at pagbibigay ng maayos na daraanan ng maruming tubig, tubig ulan, runs off sa lugar. Ayon kay Fernando, sa pamamagitan ng proyekto, matutugunan hindi lamang ang problema sa baha, kundi pati na rin ang panganib sa stagnant waters na siyang sanhi ng sakit at banta ng kalusugan at kaligtasan. Inaasahan namang matatapos ito bago matapos ang taong 2024. At yung ating Ladies Live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Pansamantalang hindi madaanan ngayon ng mga motorista ang Bontoc Baguio Road, partikular na ang Barangay Alab Proper Bontoc Mountain Province. Ito ay dahil sa mga nasusunog na kahoy at nahulog na mga bato na dulot ng forest fire ayon sa Bontoc Operation Center. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa ruta ng Sagada Balili upang makaiwas sa aksidente. Ibinaba na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang alerto ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Base sa update ng PHIVOLCS, mula sa Alert Level 2 ay ibinaba na sa Alert Level 1 ang Mount Mayon dahil na rin sa paghupa ng pag-aalboroto nito. Base sa monitoring na obserbahan ang pagbaba ng volcanic activity ng Mayon mula pa noong unang linggo ng Enero ngayong taon. Gayunman, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na muling itaas ang alerto depende sa aktibidad na ipakikita ng bulkan. Bagaman ibinaba na ang alert level, patuloy ang paalala ng mga otoridad na maghigpit na pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone
mula sa Bulkang Mayon. Naaresto ng Coast Guard Substation ang anim na mangingisda na lulaan ng dalawang bangka sa katubigang bahagi ng isla ng Maripipi dahil sa illegal fishing. Base sa report ng PCG, nangyari ang insidente noong Lunes, March 4. Sinasabing nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa isang residente sa barangay Binungtuan at isa ring personnel ng Bantay Dagat sa munisipalidad ng Maripipi. Humingi ito ng tulong sa PCG upang maberipika ang nasabing illegal fishing activity sa lugar. Agad namang nagsagawa ng operasyon ang PCG at dito natuklasan na gumagamit ng pamo ang mga nasabing mangingisda. Tinurn over na sa Maripipi Port ang mga nahuling mangingisda maging ang kanilang bangka at isa sa ilalim rin sa proper documentation ng Municipal Agriculture Office. Daan-daang negosyante sa Baguio City ang dumalo sa isinagawang 3M on Wheels program ng Go Negosyo. Ito ay upang maturuan ang mga maliliit na negosyante sa lungsod kung paano mas mapapalago ang kanilang negosyo. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, ano-ano ba ang ibinabahaging kaalaman ng 3M on Wheels sa mga maliliit na negosyante dyan sa Baguio? Yes, Ella, magandang tanghali. Daan-daang small entrepreneur nga ang dumagsa sa libreng MSME Mentoring Roadshow ng Go Negosyo na 3M on Wheels ang naisagawa nito sa libreng entrepreneurship mentoring event sa SM City Baguio ngayong araw, March 6. Marami silang itinuro, kabilang na dito ang branding at kung paano gamitin ang digital platform para nga mai-promote ang kanilang mga negosyo. Ang kaganapan ay umakit sa maraming negosyante mula sa Baguio City at iba't ibang bayan mula sa Benguet Province. Isang espesyal na bahagi ng programa ang maikling pag-uusap ng brand influencers na nagbahagi ng, sa audience kung paano nila magagamit ang digital technology at maging sarili nilang brand influencer. Ang mga veteranong mentor mula sa Go Negosyo, gayon din ang mga nangungunang executive mula sa mga malalaking kumpanya sa bansa ay nagboluntaryo ng kanilang oras upang magbigay ng libreng mentoring sa mga aktibo at nag-ahangad na mga negosyante. Ang 3M on Wheels ay isang programa ng Philippine Center for Entrepreneurship bilang karagdagan sa libreng one-on-one coaching para sa mga aktibo at nag-ahangad na mga negosyante, maging ang mga financing at market solution ay available via kiosk sa event. Itinataguyod ng 3M on Wheels ang tatlong M para sa matagumpay na entrepreneurship katulad ng mentorship, money, and market. Ang tatlo ay bumubuo sa pundasyon ng misyon ng Go Negosyo na isinulong ang entrepreneurship sa mga Pilipino. Ang nauna sa 3M on Wheels, ang Mentor Me on Wheels ay sinimulan noong 2018 at naging inspirasyon ng dumaraming bilang ng mga Pilipinong bumaling sa pagnenegosyo. Ella, pinunan nga ng inisyatiba ang puwang sa pagkatuto sa entrepreneurial journey at ginawang solusyon ang mentorship na tumugon sa pangailangan sa pagpapalaki ng kapasidad ng mga Pilipinong negosyante. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro. Pumipili na ang mga botante ng kanilang presidential candidate para sa primaries sa 16 na estado at isang teritoryo ng Estados Unidos araw ng Martes, March 5. Tinagurian ang quadrennial tradition na Super Tuesday sa United States of America. Sa mga nakalipas na election cycles, nagbigay ng malinaw na indikasyon kung sino-sinong kandidato ang panalo para sa presidential nominations ng mga partido. Subalit, sa pagkakataong ito, inaasahan na ang muling pagharap ni na U.S. President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa top Russian commanders dahil sa umunoy war crimes sa Ukraine. Ito ang ikalawang round ng warrants laban sa Russian officials na may kaugnayan sa gera sa Ukraine. Ang una ay para kay Russian President Vladimir Putin at Children's Rights Envoy ng Russia. Hindi kinikilala ng Russia ang ICC
at malaki ang posibilidad na hindi ma-deport upang harapin ang mga kaso ng mga nasasakdal. Inikayat ni U.S. President Joe Biden ang Hamas na tanggapin ang isang Gaza ceasefire deal sa buwan ng Ramadan. Ito ay bagamat nagbabala na ang Palestinian Militant Group na hindi maaaring walang takdang panahon ang pag-uusap para sa tigil putukan at hostage release. Sa gitna ng nararanasang tagutom sa Gaza, muling nagsagawa ng airdrop ng humanitarian assistance ang US at Jordanian planes sa teritoryo. Samantalang sa Cairo, Egypt, nagpupulong ang US at Hamas envoys kasama ang Egyptian at Qatari mediators para sa isang negosasyong itigil ang gera at pakawalan ang mga hostage bago mag-umpisa ang Ramadan sa March 10 o 11. Nagbigay pugay ang lahat ng bumubuo sa Cannes Film Festival sa yumaong aktres na si Jacqueline Jose. Isang espesyal na tribute ang ipinost ng Cannes members sa kanilang Instagram account kung saan itinampok ang pagtanggap noon ng award ni Jacqueline Jose bilang Best Actress sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Ma Rosa noong 2016. Ayon sa Cannes, sa dami ng role na ginampanan ng Filipina actress, inilarawan ito ang magandang imahe ng mga kababaihan. Nagpaabot rin ang pakikiramay ang Cannes Film Festival sa mga naulila ng pagpanaw ng batikang aktres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 7 na nagsasabi, "Datapwat itakwil mo ang mga katahang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.